So, what's up guys? So, today, meron na naman tayong bagong Extreme Smile Rehab. So, from this to this. So, if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So guys, ito nga pala ang case ni Ma'am. So, kung titignan nyo, talagang hindi maganda yung kanyang ngiti. Kitang-kita yung dalawang central niya and yung dalawang lateral niya ay mababa yung mga gums. So, kung titignan nyo yung gums niya, parang up, down, up, down, up, down. Ngayon, kung hindi natin tatanggalin yung gums using laser, ay hindi ko mapapaganda talaga yung ngiti niya. And yung main concern niya sa akin noon ay yung dalawa niyang implant dito na hindi niya totally magamit kasi napakawalang kwenta nung abutment na nilagay, napakaliit. And so ito ay natanggal. Nung ito ay natanggal, talagang nag-suffer si Ma'am sa sensitivity kasi yung isang ipin niya dito na molar ay nakahubad, nahubaran. So, nung ito ay natanggal yung jacket, talagang sobrang sensitive. And nung ginawa ko si Ma'am, talagang mababa ang pain threshold ni Ma'am. Nahirapan ako dahil talagang kailangan namin mag-anesthesia bawat procedure para lang ma-accommodate siya. Kahit na magtanggal ako lang para maglagay ng temporary, talagang naka-anesthesia kami kasi nga mababa yung pain threshold niya. Lalo na nung natatanggal itong jacket niya, talagang hindi talaga siya makakain. So guys, itong ginawa natin kay Ma'am, it is very necessary na kailangan natin siyang ma-laser. Ang gagawin natin ay gingivoplasty para sa ganun magpantay-pantay ang kanyang mga gums. Pag hindi natin pinagpantay-pantay yung gums, hindi ko talaga totally, hindi ko siya mapapaganda. Pangit pa rin, maliliit yung ipin na mailalagay ko. Kaya magpapantay lang yung itsura. Pero maliliit, magiging up, down yung mga magiging itsura ng ating mga crowns. So, kagandahan ng laser mga kaibigan ay walang dugo, madaling gumaling at walang post-operative pain. Hindi katulad kung i-scalpel ko yun, matagal gumaling. And kung i-cautery ko naman, mabilis gumaling kaso medyo masakit siya after. Sa experience ni Ma'am talagang medyo mababa ang kanyang pain threshold kaya mas maganda kung laser na lang ang gagawin natin. So ang ginawa natin kay Ma'am ay porcelain fused to metal. So bakit yun? Dahil ito yung pinaka budget wise na pwede kong maibigay kay Ma'am na mas maganda rin. Ngayon, yung porcelain fused to metal ko mga kaibigan ay special to kasi ito ay 3D printed. Kaya yung pagpasok kay Ma'am ay swak palagi. So yun yung pinaka-importanting part. Kasi normally kapag hindi 3D printed ang ating porcelain fused to metal, yung pagpasok ay very mahirap para sa akin. Kasi ang daming adjust, ang daming bawas, ang tagal ikabit. Hindi katulad kung 3D print natin yung porcelain fused to metal. Ang nangyayari is pagkabit ko, uwi na agad yung pasyente. 5 to 10 minutes, kakabit ko lang. Walang kahirap-hirap. So, mas madali yung nagiging trabaho ko dahil nagiging 3D tayo mga kaibigan. So, after natin ma-prep mga kaibigan, ang gagawin natin ay iti-3D scan natin ang ating pasyente. So, itong 3D scan na kagandahan dito ay mas accurate to kesa yung sinusukatan. Una-una, nakakasuka. Pangalawa, yung naka-3D scan versus yung traditional na sinusukatan. Ang problem kasi doon is yung accuracy. May konting shrinkage po kasi talaga ang alginate. And may konting shrinkage kapag ginawa siyang bato. So, most of the time, dun nagkakaroon ng problema. Kaya, yung technician, ang ginagawa nila is kapag sinukatan ng dentist at gumawa sila ng bato, yung technician, maipapasok nila yung kanilang mga porcelain or anything, yung removable denture nila, dun sa cast. Pero, ang problem noon, hindi pumapasok sa pasyente kasi may konting maliit na shrinkage. Well, kapag yun yung nangyari at may konting shrinkage, ang nangyayari is hindi pumapasok sa pasyente at kailangan namin mag-adjust. Ngayon, dito sa 3D scan, ang kagandahan dito ay hindi na ako nagpo-pour, mas mabilis yung trabaho ko at yung accuracy is sobrang taas. Kaya most of the time, kapag nagkakabit ako ng crown, ay hindi na agad kami. Kung may adjustment mang very very minimal pero yung pasok ng crown most of the time laging swak. So
gusto ko lang magpasalamat sa ating pasyente dahil nag-eroplano pa siya papunta lang sa amin, ang layo po niya, and yung pupuntahan niya at siya ang ikakasal. So napakalaking responsibilidad noon at kailangan talaga mapaganda ko ng sakto at yun sa time na binigay niya. So maraming salamat po ma'am. So hopefully nag-enjoy ka sa inyong wedding. So guys, para sa mga pasyente na gustong magpa-smile rehab, i-message nyo lang kami sa aming Facebook page. So thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Docs Live Bukad, and goodbye.